Salita, ang hirap kong salita. Sobrang hirap. Kasi alam nyo, tanga din ako eh. Pumayag ako. Pumayag ako sa mangyaring ni Mark. May mali ako. May mali din ako. Kasi umpisa pa lang, pumayag ako. Pumayag kasi ako para alam, para malaman nyo, pumayag ako. Para makatulong. Para makatulong sa kanila. Mali pala yung magpayag ko. Nung mapunta kami Cebu, nag-usap na kami. Natatapusin na daw to. Kawawa si Idang noon. Umiiyak siya habang ginawa niya yung blind date na yun. Kawawa yung anak ko. Pero pinapayuhan ko na lang na para sa kanila yun. Pinapahaba pa niya. Umabot pa kami sa Cebu, guys. Umabot kami sa Cebu. Umabot kami sa kapatid ko. Yung kapatid ko nga, hindi humingi ng budget sa kanya doon. Ang dami nila doon, ang dami namin, ang dami niyang bit-bit. Kawawa nga yung mga bit-bit niya eh. Para pinabayaan lang niya, ginamit niya lang din. Lalo na yung kambal. Bakit, Sura? Kasi tinuring na rin namin siyang pamilya eh. Pamilya niya, pamilya namin. Parang isang pamilya na kami. Lahat ng ginawa niya, gusto niya yun. Siya may gusto lahat. Pumayag ako para makatulong. Para sa future. Kanino future yun? Future niya. Tama si Boss John. Boss John, tama ka. Future niya yun. Nung umayon kami si Bukala namin tapos na. Kasi yun ang sabi niya. Umakasa si Idang. Natapos na at masaya na kami. Ngayon, kinausap niya ako na masajinan sa kwarto. Dinamay niya pa yung pangalan ng mama niya. Yung mama niya kasi nag-uusap din kami. Nag-chat din kami. Mula umpisa ayaw ng mama niya sa decision niyang gagawin niya yung content na yun. Na maghihiwalay sila ni Idang. Plano lahat yun ni Mark. Ngayon, ang sabi ng mama niya sa akin, balahe tawag niya sa akin eh. Sabi niya, balahe, hindi ko gusto yung content na yan. Pakiramdam ko may mangyayari. Sabi ko, eh, gusto ng anak mo yan eh. Kaya sige, sasakyan na lang natin kung hanggang kailan niya gusto. Sandali lang naman daw. Nung umuwi kami galing Cebu, umuwi ako nung 2, binok niya na ako nun. Kasi nga daw, tatapusin na daw namin. Kaya pinapawin na niya ako na Manila. Umuwi ako nung 2, nandun niya pa ako sa airport. Kasama si Mark TV. Kasama si Idang, kasama yung anak ko. Pero nasa likod si Idang ng sasakyan para hindi makita ng mga tao. Tinatago niya. Ngayon, pagdating ko sa bahay, hinabuhasan dumating siya. Mama si Idang. Kinausap niya ako, masinsinan sa kwarto kami. Sabi niya mag-heart to heart daw kami. Kasi taga-heart to heart sila ng mama niya. I-heart to heart ko daw si Idang na pumayag sa gusto niyang mangyari. Kasi ang gusto niya pahabain pa tong drama na to. Pahabain yung script na to. Kinausap niya ako. Sabi niya, Mama, pahabain natin to. Kausapin mo si Idang. Kasi ayaw ni Idang. Sabi ko, alam ba ni Idang? Sabi niya, hindi. Ayaw ni Idang. Sabi ko. Pahabain daw hanggang 20. Kasi daw, cut off. Alam niya, nagme-million views. Hindi ko ang pinagayabang sa sarili ko. Nagme-million views kasi dahil sa kumontrabid ako. Alam niyo yan. Nag-iingi ba ako? Nag-iingi ba akong kapalit? Oo, nagbibigay siya. Pero yung bigay niya, sinusumbat niya pa sa ano ko pala yun. Si Idang Nidhi nagsasabi sa amin yan dahil mahal niya si Mark, pinuprotektahan niya sa amin. Pag may masabi ka kaming hindi maganda sa pandinig ni Idang na tungkol kay Mark, nagagalit pa yung anak ko sa amin. Si Idang pa yung nagagalit. Kasi pinuprotektahan niya si Mark. Ngayon ang sabi niya, tuloy natin yan.
ay pumapayag ako. Kaya niya ako sinabihan na plastic. Nabigla ako, hindi ako makapagsalita. Uli, impact sa akin. Ngayon sabi niya, ay tuloy natin to, kukuha ako ng ibang ka-blinded. Ngayon sabi niya, yung blinded daw na yon, papupuntahin niya sa bahay niya. Ay gusto niya, magdadala ng ulam, dadala daw siya ng masarap na ulam. Para daw makita ng mga subscriber o mga viewers na wala na talaga sila ni Edan. Nabigla ako, pero hindi ako nakapagsalita, hindi ako ewan ko sa kanya, kung sa palagay niya yung smile ko ay pumapayag ako, umuho daw ako, sabi niya. Ngayon sabi ko, akala ko ba tapos na? Sabi niya, hindi mama, tuloy natin to kasi pera to. Mukha akong pera, sinabi niya niya, aaminin ko mama, mukha akong pera. Para sa amin. Para sa kanya lang pala yun. Ngayon napaisip ako, sabi ko, okay ba kaitang na may gano'n? Sabi niya, kausapin mo ng heart to heart si KP. Kasi yung mama ko, nag-heart to heart kami. Sabi niya, sorry guys, sasuot ko. Sorry ka. Sorry. Sorry ko na yung tsura ko ngayon. Sorry talaga. Nakausap daw niya yung mama niya. Ang sabi daw niya, nag-heart to heart daw sila ng mama niya. Ang sabi niya daw sa mama niya, gagawin niya yun. Pumapayag daw yung mama niya. Hindi napaisip ako, sabi ko, ba't ganun? Ba't kausap ko yung mama niya? Mula umpisa kayo ng mama niya sa content na yun. So ngayon, akala niya okay na. Hindi ngayon, umalis na sila. Kasama si Drexler. Mapupunta sila ng Cavite. Kasi sasama niya si Drexler. Gagawa na naman dapat sila ng content. Na yung kuya ni Idang, kunyari, isa sa uli yung Sing Sing. Ganun, ganun yun. Kaya sinama niya si Drexler. Ngayon, kinausap ko si Idang, sabi ko, Dang, akala ko ba tapos na? Sabi ni Idang, oh mama, masaya yung anak ko, masaya, masaya. Sabi niya, oh mama, tapos na to. Matatapos na to. Magtatagaytay kami ni Merk. Ang dami niyang sinabing magaganda. Tatagaytay kami, hindi muna kami mag-vlog. Kami munang dalawa. Sabi kay Dang, hindi ganon ang sinabi ni Merk. Sabi ni Merk, itutuloy daw to hanggang 20. Umayag ka daw at kukuha na naman siya ng ibang blinded. Ngayon yung anak ko, nabigla. Tinawagan siya ngayon habang nagbibiyahe sila papuntang Cavite kasama si Kuya Drexler niya. Tinawagan niya si Merk. Sabi niya, grabe naman yung ginawa mo. Akala ko ba tama na? Gumayon siya, sabi niya. Minura niya si Merk kaya pinatayan siya. Pinatayan niya ng binlock niya si Merk agad. Tapos, naka-block din sa akin. Yun. Dahil sa content na yun, nawala si Merk. Dahil sa content na yun, yun ang kinagalit niyang content na hindi natuloy para malalaman ninyo. Yun. Hindi ko alam kung may babae ako, sabi nila meron. Pero kasama na rin yan sa plano niya. Plano niya to lahat. Kami sumusunod lang sa kanya. Hindi kami mga kilos, para kami robot. Kulang na lang sa amin, remote control. Kontrolado kami lahat. Pero sinusunod namin siya. Siya yung iniisip namin.